Hi, hello mga idol. Kumusta po? Dahil po nalinis na po natin yung mga ito yung dahon. Ngayon po, mag-asintando po tayo ng hollow blocks. Gaya po ng una po natin paliwanag sa isa po nating video. Kailangan po natin gumamit ng kapirasong plywood para po mapublish po yung trabaho natin. Sa ngayon po, bibira na po tayo makakita ng mga ganito klaseng idea o pamamaraan. Dahil iilan na lang po ngayon ang nakakalam po ng mga ganitong klaseng idea. Unang-una po kasi, hindi naman po kasi ito itinuturo sa iba, lalo ng mga, sa mga baguhan. Kaya po, dahil po sa YouTube channel ko ngayon, kaya po na ipapakita ko sa iba yung ganitong klaseng ideas na hindi po nalalaman ng mga makabagong kabataan ngayon na nag-aaral po ng pagmamason. Ang totoo po kasi, hindi ko naman po ito pinag-aralan o itinuro sa akin. Nalaman ko lang po yung ganito pong klaseng idea. Kasi po, minsan may pinasukan po akong isang kumpanya. Required po sa kanila yung gumamit po ng ganito. Sa madaling salita po, hindi po nila pinapapasok kapag wala kang ganitong gagamitin. Kaya po, nung gumamit ako ng ganitong bagay, na-realize ko po yung points po nila na napapabilis po pala talaga yung trabaho natin kapag gumamit ka po ng ganito. Sa ngayon po kasi, lalo to yung mga bago pa lang nag-aaral magmason, ang laging basehan nila, pag malapad ang kutsara mo, mabilis kang magtrabaho, mabilis maglatag ng hollow blocks. Sa akin po, okay naman po yun. Pwede naman po natin ikutwiran na hindi naman po tayo pakyawan, arawan lang. Kaya bakit po tayo gagamit ng ganito para mapabilis ang trabaho? Para sa akin po, mali pong katwiran yun o mali pong pag-iisip. Kasi ako po may prinsipyo po ako sa pagdating po sa trabaho na gagawin ko po lahat ng pinaka-best ko para kung sakasakali man na magpagawa uli yung may-ari, siguradong ako pa rin ang kukunin, di po ba? Tama. Ang ibig ko pong sabihin, kapag nasihan sa trabaho mo yung may-ari, ikaw pa rin ang kukunin niya kapag nagpagawa uli. Kaya tara po, samahan niyo po ako sa pag-aasintada ko. Sa matapos ko po, gamit po yung kapirasong plywood para po mapabilis po yung trabaho po natin. Dito naman po, habang nagkakabit yung helper ko ng horizontal, mag-asintada naman po tayo dito sa kabilang side. Kaya watch na lang po tayo mga idol. Dito po sa side na to, magkakaroon po tayo ng bintana.
Ayan po mga idol, sinorkat ko na po para pumapabis tayo habang nagkagabit ng bakal yung helper ko. Umpisa na rin po ako dito sa gitna, kaya watch na lang po mga idol hanggang po sa matapos. Maraming salamat sa panonood po ninyo. Sana po wag po kayong magsawang manood dito po sa YouTube channel po. And sana po tangkilikin po ninyo lagi. Maraming salamat.